mas maganda ako sa'yo, te. Te, mas maganda ako sa'yo. Panoorin po natin, narito. Miss Pinky Rose, ano ang at sino ang inirereklamo mo tungkol saan din? Hindi rin reklamo ko yung ma'am. Balik ba makikita siya sa pinsan? So, ewan ko bakit lagi siyang galit sa akin at lagi, siguro ingit nga talaga kasi yung lumabang kami ni Miss Gay, sinira niya yung gown, yung costume ko. Tapos everyday na lang, araw-araw niya akong inaaway. Sinira niya yung costume mo doon mismo sa pageant. Sa pageant hindi na... Hindi man actually sa stage, sa backstage. Sa backstage. Nung pageant night mismo. Yes. So, paano ka? Anong sinuot mo? So, kineri ko pa rin. Na kahit sira na? Yes. So, nailakad ko siya na maayos. Yung pag end ng pageant, ako pa rin title. Ah, ikaw ay, na bongga! Professional, bongga. Ang bongga nun. Pero ang tanong ko, anong pinag-ugatan nito? Anong dahilan? Bakit umabot siya sa paninira ng... Yan ang hindi ko alam sa kanya kung bakit lagi siyang galit sa akin. Yun ang hindi ko maintindihan. Sino ba siya? Si Adam Del Castillo. Adam. Okay, pero that night, kasali din siya sa pageant. Yeah. Nag-alitan ba kayo? May away ba kayo before the pageant? Wala naman. Ewan ko lang kung bakit lagi siyang ganyan sa akin. Talaga ba? Tuwing lasing siya, nagagalit siya sa akin. Lasing ba siya nung pageant? Yes. Ah, so kaya nababad trip siya? Kaya nga sa kanya, inggit talaga siya sa akin. Okay, bakit mo nasabing naiinggit siya sa'yo? Kita naman na mas maganda ako sa kanya. Mamaya. Kita ba talaga? Tawagin natin ang sinasabing naiinggit kay Pinky Rose dahil never pa raw siyang nanalo sa beauty contest. Adam, pasok! Adam, diretsahang tanong. Totoo ba yun? Naiinggit ka raw kay Pinky Rose? Oo o hindi? Hindi ako naiinggit sa kanya. Hindi siya naiinggit! Sorry, Pinky Rose! Sa tingin mong mas magaling sa inyo ni Pinky Rose? Wala naman pong magaling sa ano Miss Gay po eh. Lahat naman po lumalaban po. Nang patas. Pero patas. Ano tong sinasabi ni Pinky Rose na sinira mo yung kanyang costume before the... Wala po akong sinira ng costume sa kanya. Lahat po kami lumalaban. Wala kaming ginawa sa kanya. Ano to, Pinky Rose? Kasi sila naman ang kasunod ko na ano eh, kandidate. Kasunod lang kaming number eh. Ako ang unang umakyat eh. Okay. Pero hindi naman, actually, hindi naman siya pinagbibintangan. Pero siya ang hinala ko kasi everyday niyang lagi akong pinag-iinitan. Katulad ng ano, bakit pinag-iinitan mo everyday si Pinky Rose? Kasi pag nalalasing niyan... Ako? Ikaw pag nalalasing siya, ginagawan mo ano siya yung ibang ugali niya? Oh, ako pa talaga? Katulad ako ng... Talaga? Mas katulad ng... Bad siya. Pinainom mo na. Ah? Nalasing na. Ako pa mapera sa akin? Ako pang ninakawan niya. Amo? Makaibigan pala. Makaibigan eh. Pero tuwing ikaw daw ay na umiinom yeah, at nalalasing, nagahamon ka ron ng away, Adam. Hindi po nagahamon ng away. Hanggang yung siya po ang pag nalalasing. Siya po ang madaldal. Natural pa. Patuloy ako pag inanom niya ako. So, paano ito, Pinky Rose? Yan ba tunay mong pangalan? Hindi po. Dati kasi ako si Ami Rose. Ngayon, dahil na nasira ako sa Ami Rose ko, saka kasiran sa araw-araw sa akin, paglasing siya. Ay, natural, bubugbugin. Siyempre, nahihiya na ako. Pinatay ko sa sarili ko na. Pinatay ko Pinky Rose para maging matapang. Ah, so si Ami Rose dati. Ah, yung Ami Rose dati ay tahimik. Yes. Ngayon. So, pinatay niya na si Ami Rose. Tahimik? Wow! Pinky Rose na siya ngayon. Napalaban. Adam, sinisiraan mo daw si Pinky Rose. Hindi ko siya sinisira. Okay. Sinisiraan? Talaga lang, oh. Matagal ka ng sira. Okay. So, kayo ba ay magkaibigan? Noon. Noon po. Ano nangyari? Umabot kayo ng siraan at ganyan, parang kasi may galit. Kasi pag nalasing po siya, parang iba rin ugali niya eh. Tapos pag pinainom mo na, tapos nalasing na, tapos nawalan daw siya ng tablet, kami pang anuhan niya. Ikaw ba, pinagpindahan mo ako pag nanakaw ng cellphone mo, di ba? Ah, natural. Oo, oh, ako pa naman kamo, nakicharge ka lang ako nung sabi mo nagnakaw. Ah, wow! Wow! Saan? Naki-charge ng cellphone. Sa wala ang cellphone. Sinabi ko lang sa kanya, bakla, ano mo na lang yung ano mo.
yung cellphone ko, kung ano talaga. Ano, ibalik sa'yo? Oo, kasi 5 years wala akong cellphone. Wala kang sinabi sa akin na balik mo. Wala akong cellphone ginagamit kasi kailangan ko talaga. Alam ko kung sino kumuha, ganun. Pinaparinig mo sa akin yun, di ba? Hmm? O hindi ko nga pinapansin eh. Oh, ba't hindi mo ako iharapin sa ano, di ba? Yung tinatawag kita. Kaya alam, tingin ko gumaganti na yun sa akin kasi pinagbintang ko siya kasi noon dahil sa cellphone ko nawala, nawala yung tablet. Ilang beses na ako nawawala ng cellphone. Ilang barangay ko sila. Adam? Kayo lang ba ang magkaibigan at kayo lang ang nagkakasiraan at nagkakadudahan? Baka naman meron pang ibang mga kaibigan, Ate Pinky. Meron akong madaming kaibigan ako, magkakasama kami. At oh, pero bakit si Adam lang? Si Adam lang ang talagang pinagdududahan mo. Lalo na yung sumira nung costume mo nung gabi na yon. Wala akong sinisira sa kanyang damit na ano. Ikaw lang naman ang kasunod ko na candidate. Magka-number lang tayo. Oo, magkasunod tayo. Pero hawak din sa akin yung costume ko. Pero wala kami. Magkatabi rin tayo ng ano? Lamesa. Okay, bago tayo magpatuloy. Mama Carla, si Pinky Rose kasi alam na yung pangalan pag kontesera. Ikaw, anong pangalan mo pagka kontesera ka? Shandora. Shandora. Kasi kawawa, ano, kailangan ma-visualize ko Pinky Rose versus Shandora. Oh, bakit natawa-tawa ka, Pinky? Shandora, tinan mo naman yung Shanda ba yan? Shanda. Tanggalin yung link mo kung pantay tayong dalawa ngayon. Ang pinag-uusapan ng ganda. Oh. Ikaw wala kang... Kaya nga eh, tanggalin yung wig mo. Talagang pag tinanggal mo yung wig mo, wala ka rin ganda. Napakadaling ituro ang alak sa... bilang alibi natin doon sa ating mga kagaguhan na ginagawa. No? Kasi wala namang maipapaliwanag ang alak. Nananahimik lang yung alak. Tayo umiinom. And yet, we claim that pag nalasing tayo, hindi natin alam yung ginagawa. Lumang katwira na yon. Kapag ikaw ay nag-blackout, baka pwedeng masabi ko hindi mo na alam kung ano nangyayari. Pero nakakainom din naman ako ng alak nung kabataan ko. At alam ko nangyayari pag ako'y nakakainom ng alak. Conscious ka pa rin. Nakakalungkot lang sa isang maliit na community. Eh kayong dalawang ubod ng gaganda. Uod ng gagandang mga kontesta. Ubod po. Eh, kayo ang magkalaban sa entablado. Pagkatapos ng show, dapat tapos na yun. Wala nang away-away pa. Napakaliit. I'll be very honest with you. Kami, lagi naming tinitingnan ang kilos ng mga LGBTQIA. Dapat ba namin kayong respetuhin? Dapat ba namin ibigay sa inyo yung mga demands ninyo na tratuhin kayo na kapantay ng iba? Pag nakikita namin kasi minsan, kayo mismo, hindi nyo naman kasi nire-respeto ang sarili nyo. Ayaw nyo ilagay yung sarili nyo sa dapat na posisyon. Doon kami nagbabago ng isip na parang naglulukuhan lang tayo sa LGBTQIA. Alam nyo, ipakita natin sa community that we understand each other. Pakita natin that you care, may compassion kayo. After all, iisa ang takbo ng isip nyo, di ba? Pero pag sa buong komunidad ay nuisance na kayo, nakakairita na kayo sa buong barangay, something is terribly wrong with you people. No? Sana lang maibalik yung kapayapaan dun sa inyong lugar. At bago matapos ang programa natin, Adam, sana maihayos yung dalawa kasi magkaibigan naman kayo dati. At yung mga accusations ninyo, wala naman yatang basihan. Wala naman yatang evidences, di ba? Pag-aralan nyo, baka magkasundo kayo uli. Ha? Para makita ng tao na kagalang-galang pala ang mga kapatid nating LGBTQIA. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love!